Sa inyong pag-uusap, masasabi mo ba na nagkaroon kayo ng malapit na relasyon ni Secretary De Lima? Sa level po ng pagiging DOJ Secretary at level po ng spokesperson ng lahat ng bilanggo, masasabi ko pong malapit kami sa isa't isa. Siya ba ay tumigil at nakipag-usap sa iyo ng one-on-one sa inyong kubol? Sa aking kubol, one-on-one, hindi po. Sa inyong pag-uusap ni Secretary De Lima, may mga bagay ka bang sinabi sa kanya? Madalas po siya ang nagtatanong eh. Question and answer po ang kadalasan. Ano ang kanyang mga itinatanong sa iyo? Madalas po, particular doon sa mga illegal drug trade sa loob, kung marami pa bang drugs dyan sa loob, kamusta yung director, kamusta yung superintendent. At sa inyong pag-uusap, nasabi mo ba sa kanya kung paano na namamayagpag itong droga na bintahan, pagpasok ng droga sa labas at loob ng kulungan? Minsan kami nagkaroon ng dialogo, kasama po ang lahat ng kapwa ko commanders, na pinagsabihan niya po kami, ganito ang salita niya: bakit kayo mga commanders eh pinoproteksyonan ninyo yung mga drug lord dyan? Ito po ang naging sagot ko. Sabi ko, madam, sa tuwing pumapasok kayo rito, full force ang kasama nyo, isang batalyon. Bakit? Kasi drug lord yung babanggain nyo. Hindi nyo ba naisip na yung mga kapwa ko commander, yung iba rito nagtitinda lang ng isda, yung iba rito eh namamasukan yung asawa sa labas para mayroong pangkain sa pamilya. Tapos gusto nyo banggain namin yung mga drug lord dyan. Hindi po ba nyo naisip na hindi namin sila pinoproteksyonan? Ang pinoproteksyonan namin ay ang sarili namin, ang pamilya namin, dahil higit sa lahat, hindi naman namin obligasyon bilang isang bilanggo na pulisin yung kapwa namin bilanggo. Ginoong Sebastian, sa iyong pagkakaalam, alam ba ni Secretary De Lima kung sino ang mga drug lord at mga operation ng mga drug lord sa labas at loob ng kulungan? I'm not sure about sa labas, but I'm sure alam niya kung sino yung nasa loob.